Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisang Ame from Japan, Pisces Kabayan. This reading is for you. Maraming salamat po na sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakatabahan ng puso niyo mga comments dahil halos lahat kayo is resonance. Keep comment lang mga kabayan, ang iyong energy is naiiwa dyan, pati pangalan nyo, binabasa ko. Makuha ko lang inyong energy, makaresonate na kayo sa ating reading. At maraming salamat din pala sa mga nagbigay ng donation. Yan, I appreciate it. And syempre, sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na personal reading at energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po ng video na ito, how to contact me. This is a general reading, kabayan Pisces, kuhanin mo lang ang sa iyo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring ito is nangyari, nangyayari, o mangyayari pala. Just resonate yourself. At syempre, maaaring related sa work life, job, friends, family, family member, co-workers, o sa business mo. Lawa ka ng isipan, use your own intuition. Okay, we have the sit. Sight? Whatever. There's a danger o may mga mangyayaring hindi inaasahan, maaaring an accident, maaaring magkaroon ng mga biglaan. Yeah, may mga biglaang mangyayari. This is a warning, ano? May mga harvest and maaaring may mga ma-surgery. No, ingat lang po tayo sa lahat ng ating gagawin. Maaring ito is malalapit sa puso natin o tayo. Okay, ingat-ingat lang. This is only a warning, hindi lahat ito. This is not your personal reading. Mag-ingat po tayo sa may mga danger happening, na mga biglaan, na aksidente man yan. Yan. May mga warning sign na ipapadala sa inyo, no? May mga surgery. And we have the fish. Maaring magkakaroon yung iba dito ng own business, negosyo, or may mga papasukin kayong pagkakaperahan. May mga gain o pagtaas ng pera, no? Magkakaroon ng wealth and abundance yan. And claim nyo na yan, no? And we have the adventure. You make exciting work move that could take you outdoor or on trip. You will need to climb steadily to reach your financial goal, okay? May mga adventures, mga activity. Yan, baka ang nakita ko kasi sa inyo, Pisces, ay umano, no? This year, talaga more on activity, more on kilos, more on action. Ang gagawin nyo, baka dito, iba, baka gusto nyo mag-hiking, or climbing to something, ganyan. O yung mga, mahilig kayong mag-outdoor. Yan ang nakita ko sa inyo, no, dito, this year. More on active kayo, more trip, ganyan. Mag-outdoor kayo. And you will need to climb steadily to reach your financial goal, okay? Always lang kayo mag-try and try, kumbaga. No? Kasi yung sa mga yun, marireach nyo yun daw yung goals nyo. Power position, you are being promoted or called to lead. Time to step into your sovereignty and guide others with compassion. Yung iba dito, siguro magkakaroon kayo ng level up with it comes sa trabaho nyo or with it comes sa mga pagkakaperahan. Baka may gusto kayong pasukin na another pagkakaperahan. Baka ili-level up nyo ngayon yung situation with it comes to kaperahan, ano, sa nakita ko dito. Or kaya sa trabaho nyo, may iba dito maaaring magkaroon ng level up o ma-promote, no, sa nakita ko dito. And then yung iba baka maaaring magkakaroon ng mga responsibility, no, maaaring sa trabaho, sa work. O sige, turuan mo si ganyan o ganyan. Maaaring mga ganun. Magkakaroon ng mga promotion or level up with income sa mga trabaho nyo. Or sa kaperahan nyo, baka kayo mismo ang maggawa ng move para magkaroon ng level up o more pa na pagkakakitaan, no? Sa nakita ko ito. Sa nakikita ko dito, may mga pag-iisip, siguro may mga nangyari in the past na hindi naging maganda with it comes to money, no? Sa nakita ko dito. May mga naloko or may mga sneaky person ako nakikita na sinasabi dito, you need to kailangan mong magdesisyon or magkaroon ng gamitin mo yung karunungan mo para magkaroon ka ng clarity sa lahat ng mga gagawin mo sa buhay, no, lalo-lalo sa pagkakaperahan. Kailangan mong gamitin yung iyong intelligent, yung intellectual mo, no, sa nakita ko dito. And then you need to learn from the past. Whatever happened, mga nangyari in the past na pagkakamali, no? Kailangan pumulot ka ng aral doon, no? And this is time to let go, or it's a time to make a decision na talaga
na siguro may mga maling decisions in life in the past na kailangan ngayon is i-change mo na yung mga decision na yun, no? And start a new beginning sa nakita ko. Iba dito siguro may mga nangyaring hindi maganda when it comes sa money nga talaga. When it comes sa money or baka naman sa trabaho nyo, no, maaring may mga nanloko sa inyo o niloko ka ng manager mo, ng hindi siya boss actually. O baka rin boss, ganyan. Nakita ko dito na kung may mga naganap na gano'n, you need to stand up for your beliefs, no? Panindigan mo yung gusto mong panindigan, no? Nakita ko rin dito, yung iba siguro magiging busy, no? This May, no? Sa nakita ko dito, when it comes sa pagkakaperahan, no? Sa nakita ko to, parang may mga collaboration o maaaring may mag-alok sa'yo, sa nakita ko dito, na pwede ba tayo mag-collaborate, pwede ba tayong magtayo ng ganito. May mga plano akong nakikita sa nakita ko dito na maaring related ang money, mga pagkakaperahan ito, no? Kaya medyo nakikita ko na magiging busy dito. Within a 3 months, 3 weeks man yan, 3 days man yan, andun yung part na parang may mga pag-uusapan. O baka natapos na to, baka napag-usapan na sa iba. Sa iba, pag-uusapan pa lang, ano? May mga pag-uusapan na related ang money, no? Maaring may magtayo ng business o may mga pagkakaabalahan na paano umangat uli o ng pera nila o stability mo, more magkaroon ng financial, no? Magkaroon ng kita. Yan ang nakikita ko dito. Baka may gusto kayong gawin or may papasukin kayong isang negosyo, no? Tingnan natin. Ang dami nakikipag-communicate sa'yo, no? Oh. Ano yan? Parang nasabi ko na yan. Ano yan? Okay. Si Emperor. May iba dito magkakaroon ng own business or own na sariling pagkakaperahan. The Judgment Mission. Okay. Bakit po? Ay, kaloka. Ano yan si Seven of Swords? Ayan, no, sinabi ko na nga, be. Okay. Parang nasabi ko na to. Sabi ko na to. Nice na kape, no? Okay. Dito sa nakita ko, nandun yung lungkot, ano? Parang nandun yung lungkot nyo na nakita ko. Nagkaroon talaga ng mga problema, struggle in life. So, nakita ko dito na hindi naging unfair or mga nagsinungaling sa'yo, no? Kaya nakita ko yung lungkot mo, yung pag-aalala mo. And then, oh, nakita ko na it's done din naman. Kaya ngayon, para nahandun yung mga pagpaplano, or you need to be careful sa lahat ng mga pagpaplano mo. May mga nakita kong planning sa'yo na gusto mong gawin, or medyo baka maaaring naghihintay ka pa, no, something na may dinidiscover ka pa, or may mga option pa ako nakikita sa iba na pinagpipilian mo, no, sa nakita ko dito. May mga gusto mong decision in life. Pero nahandun yung part na iba sa inyo is you don't know how to proceed. If you take it action dito sa left or sa right, andun yung part na gusto mo mag-decide, nag-iisip ka pa eh, kung mag-i-stay ako or mag-go ko. Halimbawa, sa ganito, nagkalayos sila na ating paa niya. Halimbawa, sa trabaho mo, ganyan. Andun yung parang you feel not happy na or gusto mo mag-level up when it comes to yourself o sa trabaho mo. May gusto kang planuhin, nag-iisip ka siguro na kung mag-i-stay ka pa ba dyan sa trabaho mo o dyan sa business mo o mag-a-another ka ng business. Parang gano'n na nakikita ko sa inyo, no? Nagkakaroon kayo ng mga pag-iisip kasi may mga option o may mga gusto kayong i-clarity talaga sa buhay nyo, no? Sa nakita ko dito. Andun din yun sa part na nakita ko sa inyo, yung iba sa iyo, nagkakaroon ng nawawalan kayo ng lakas ng loob o tiwala sa sarili, no? Kapag nag-move on, nag-another ba ako na, nag-movement ba ako? Parang hindi yung nagkakaroon kayo ng pagdududa sa inyong mga kakayahan, na nagkakaroon kayo ng mga lack of confidence, kasi parang, siguro in the past may mga nangyari, or may mga, o kaya maaari sa trabaho mo ngayon,
maaring may mga na-discover ka na hindi mo nagustuhan, maaring gano'n, no, ang nakita ko, or may mga hindi magagandang naging kaganapan sa'yo in the past, maaring gano'n, no. And then, sa nakikita ko rin dito, handoon yun sa part hindi mo pa talaga siya kayang bitiwan sa ngayon, no. Kaya you're hiding your feelings din naman sa nakikita ko dito, parang handoon ta ka, parang kahit na nasasaktan kit ka dito sa sitwasyon na to, parang handi para iniintindi mo yung sitwasyon mo, yung kalagayan mo sa ngayon, no. Parang I don't know kung naiinis ka sa sarili mo o parang gusto mong ihawala yung sarili mo pero hindi mo magawa, alam mo, o umalis sa sitwasyon mo pero hindi mo siya magawa. Parang tinanggap mo na lang. Kahit you want to jump to your fashion, para mas inintindi mo siya, yung sitwasyon mo ngayon, sa kalagayan mo ngayon, sa trabaho mo, ganyan. Yun ang nakikita ko, ah. Okay, in the past, yung mga nangyari talaga na maaaring magkaroon ng mga panluloko with it comes sa money, ano, sa nakita ko to. Parang meron kang pinasok na pera sa, halimbawa, sa isang stock, sa isang negosyo, pero there's something happy na it lost, no, na ganun nakita ko. Kasi may mga taong sakim ako nakita dito. Siguro yun, siguro ganun. O kaya sa trabaho mo ngayon, maaring nagkakaroon ng hindi magandang mga trato. Halimbawa, hindi man, kumbaga parang may alam mo na parang you thinking na parang something happy na may mga pandaraya. Parang ganun nakikita ko sa'yo, no. Kaya, parang sa ngayon, hindi ko nakita yung movement mo sa nakita ko dito. Parang mas iniintindi mo na lang yung situation mo sa ngayon. Kasi wala, nagdududa ka sa kayahan mo eh. Hindi ka makaano. Siguro this is a time na kailangan mo rin lakasan yung loob mo, no? Kasi mga Pisces, alam nyo ba na this is the year for you to decide. Kasi this is the best year para sa'yo, para maresolbahan mo lahat ng problema mo sa buhay. Kung gusto mo umangat sa ano mo, sa kaperahan mo, this is the only year na para sa'yo, no? Pero you decided it kung gusto mong mag-move or hindi, no? Kaya nakita ko dito. Kung hindi ka makapag-move, edi try mo nang mag-invest sa another. Oo, handun sa part na naloko ka in the past sa mga investment, ganyan, or naloko ka sa pera. Pero try mo sa, ano, alamin mo maiki, syempre, nang alam mo hindi ka maluloko, di ba? Anak, dyan ka nga muna. Queen of... okay. Ano yan? Ano yan? Awo. Mabaliktad, maluya. Sige natin. Bakit 7 of Wands? May papasok na pera sa inyo, oh. Within a month. 1 week, 1 month, 1 day. May papasok na pera sa inyo, no? Sa nakita ko dito. Bakit? Okay. Page of Cups po. Oh my God. Bakit? Nangyari dyan. Oh! Talaga? Oh my God! Bago yan? Bago to? Okay. Hindi. Nakaraan na. This is sa nakikita ko sa'yo. Andito yun sa part, you're planning something new. No, may mga strategy ako nakikita sa iyo. Kaso hindi ko nakikita yung excitement. Hindi ko nakikita yung movement. Hindi yung sa part na nakita ko na pabago-bago yung isip mo. Ay, gusto ko mag-invest, gusto ko mag-negosyo, gusto ko mag-change ng trabaho, ng work, ganyan. Parang hindi yung
naghihintay ka lang na ma-enlighten ka, naghihintay ka lang na, as in, pabago-bago yung isip mo. Hindi mo alam yung gagawin mo. Hindi ko nakikita sa'yo yung excitement niyan. Kasi, siguro, pagdududa, or maari, kasi ang din yung part na nakita ko na, wala, parang, nag-iisip ka, na naguguluhan ka, gusto mo siyang panindigan, gusto mo siyang gawin, ang busy ng isip mo, ang busy mo as in, pero gusto mo pasukin itong situation na to, pero naguguluhan ka, no? Naglalaban yung isip mo, no, sa nakikita ko dito. Oo, minsan, andito ka sa place mo ngayon, o sa trabaho mo, o business mo man yan, andun yung part na, it's okay lang kung saan ka dalhin ngayon, sa ngayon, ng nararamdaman mo. Nararamdaman ko na hindi ka masaya, pero you want to end this situation. Gusto mong maging masaya, gusto mong na magkaroon ng magtrabaho o magkaroon ng business, maaari sa iba, ganun, nang alam mong gusto mo, na alam mong love mo. May mga wish come true ako nakikita sa'yo na gusto mong maitayo eh, something ganun na nakikita ko sa'yo, na gusto mong mag-success. Sa ngayon, sa nakikita ko sa'yo, sa sitwasyon mo ngayon, hindi ko nararamdaman na masaya ka. Well, siguro, masaya ka in a way na you're trying hard na maging masaya. Pero sa ngayon, nakikita ko na may self-doubt ka rin sa sarili mo. Kanina ko pa nakita yun. Nagkakaroon ng mga lack of clarity sa lahat ng bagay sa'yo, sa lahat ng mga gagawin mo, lalo na sa pagkakaperahan, tsaka sa trabaho o negosyo mo yan. Handin yung sorrow, yung lungkot, handin yung nagkakaroon ka ng mga false impression. Minsan siguro na pag-iisip ka, it looks like na parang may pagka-sadness ako. Parang wala akong sigla. Hindi ka nakakakita ng hope, no, sa nakita ko dito. Yan. Baka nabuboard ka, ganyan. And then, andito yung siguro in the past, no, talaga nagkaroon ng mga kabiguan with it come sa kaperahan. Kasi nakita ko, naglabas ka ng pera pero nabigo ka. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Medyo hindi naging maganda yung resulta sa'yo. Magbabaliktad yung ano mo. Okay? Bakit? Para saan? Andito ka kasi sa part of life mo eh, ng situation mo sa ngayon na parang ayaw mo lang ng magkamali, no? O natatakot, nagkakaroon ng delay kasi sa iyo with it comes sa pag movement, no? Andun yung kasi alam mo, takot kang masaktan muli, o takot ka na mangyaring muli yung nakaraan sa nakita ko ito. Andito yung hindi ko nakikita na you are strong, hindi ko nakikita yung tapang mo ngayon eh sa nakita ko dito, no? Parang siguro nagkaroon ng mga hindi naging totoo sa'yo in the past o sa ganun nakita ko, or maaring in the past o naloko ka, ganyan, with come sa money, sa negosyo, baka nag-invest ka or may pinagkatiwalaan ka na related ang money, baka naloko ka, no? Kaya ngayon hindi ko nakikita na matapang ka. Nagkakaroon ka nga ng low of confidence, and then parang nagiging ano ba something nito, moody, parang paiba-iba nga, as in paiba-iba ka ng isip. Ganun nakikita ko sa'yo. Within 3 days, 3 weeks, or a past week niya na ano, 3 days ago, 3 weeks ago, 3 months ago, or hindi pa man nangyayari, parang may mga magkikita na magkakakilala, no, sa nakita ko dito. Yan. May makikita mga close relationship. Yan. Maaari may pupunta kayong gathering, birthday, or magchichill-chill lang kayo ng mga kaibigan mo o kamag-anak mo. Yan ang nakita ko sa iba. Ang dami mo wini-wish come true o wini-wish sa buhay mo, lalo na with it comes sa kaperahan. Yan ang nakikita ko sa iyo. Wini-wish mo yun pero nawawalan ka ng tiwala sa buhay mo. Yun nakikita ko. And that's all for you. Arigato namaste. God bless.